Kasi nakita ninyo at natunghayan ang audiovisual presentation na naglalahad kung papaano ang tuloy-tuloy na pagre-recruit sa Bulacan State University, dyan sa may Central Luzon State University, Tarlac State University, and even sa Holy Angel University Foundation, dyan sa Central Luzon kung saan kumilos ka. At anong magiging reaksyon mo dito sa patuloy na determinasyon na ipinapakita ng CPP na mag-survive through recruitment sa kabataan at estudyante at iba't ibang sektor sa urban areas na medyo nakikita natin mahina pa rin po ang capability of the government to intervene, prevent, and stop recruitment, particularly sa youth and student sector. Kashane, your reaction to this? Okay, so balik ulit tayo sa topic ng recruitment sa kabataan. Actually, sabi nga natin, di ba may, kaya Rick, sabi nga ng tasulatin ni Mao Zedong, merong 1,000 at isang pamamaraan. So therefore, yung kanilang ginagawang recruitment, ay ano yan, hindi yan bago. Kasi kahit ng anong gawing effort ng government, ano, para sa kanila, meron pa rin 1,000 paraan. Kung kunyari, dahil may 1,000 pamamaraan nga daw, sabi ni Mao Zedong, at sinusunod naman nila si Mao Zedong. So, kung meron tayong ginawa na 2, 3 hanggang 10 o kahit 100 na pamamaraan para durugin sila, meron pa rin natitira na 900. Kumbaga, ganun sila optimistic na ano man ang gawin na movement para durugin ang communist movement ay hindi yan magwawagi kanila. Ang katwiran nga nila lagi, yes, hindi pa kami nagwawagi, pero kailan man ay hindi pa natatalo. Mm. Yun yung lagi nilang katwiran. Ano? Kaya hindi na bago kung sakali nalaman natin na meron na namang recruitment na ginagawa, mga efforts na ginagawa sa recruitment para ma-infiltrate at ma-recover nila yung mga eskwelahan na yan. Actually, hindi lang yung mga universities and colleges, ano? Maski yung mga private universities at saka mga community na nasa paligid ng mga schools na yan, nire-recover nila. Kaya, yes, medyo humina sila nung panahon ng kasagsagan ng NTFL-CAC. Up to now naman, mahina pa rin naman sila. Pero, hindi tayo pwedeng magsawalang bahalan sila. Ay parang ganun na lang yun. No? Nasa moment ng pagdurog sa kanila. At sila naman, at the other side, ay, hindi rin sila tumitigil para mag-recover. So, yung kagaya nung ginawa nga nila na bagong pakulunan na naman, ano, nababalik na yung kerno, actually, hindi na pala sa bagong pakulo. Kasi kung mare-remember ninyo, yung kay Alex Pacalda, na nag-surrender siya, tapos biglang nakausap lang siya ng taga-kabila, biglang nagbago na naman yung istorya, no? Kabila ng family niya, nakausap na siya ng mga lawyers, na biglang nagbago. So, sa dalawang quote and unquote aktivista. Ano? Niya si Jed tsaka si ano pa lang sa Junila. Yes, tapos ganun din sa mga iba pang nawawala, nasabi nila na kesyo dinukot daw at mga aktivista lamang daw or ordinaryong magsasaka lamang daw. Ano na yan? Hindi na yan bago na paraan ng pagtatago or pagtatakip nila sa katotohanan, ano? Na kunyari isang NPA, wala, nadukot, ganyan. Eh, hindi nila aminin na talaga yun kasi maki-question sila eh, di ba? Na bakit mo ipinapanawagan, bakit mo hinahanap ang isang FTA? Akala Shane, ko ba hindi ka connect? Shane, which brings us to your yes. To the question ng ating mga netizen. Kung bakit nandyan sila Carol Araulio, Tena Palabay ng Karapatan, Teddy Casinio ng Bayan, Renato Reyes, mga party list nila, doon sa binabanggit mo na pagkaroon ng mga pagkatalo sa armadong labanan ang sumasalo yung mga urban operatives at ang sinasabi nating white area. Yes, pakipaliwanag mo ito kung paano dapat tinitingnan ito ng government leaders natin sa current administration. Actually, kasi sa matagal na panahon, sa loob ng halos 5 dekada na mahigit, ano, nakafocus lang kasi tayo sa effort sa pagdurong sa red area o yung dun sa armado, na which is napapabayaan natin yung white area, kumbaga hindi bibigyan ng importansya na ngayon magtataka tayo. Lagi tinatanong sa amin, madalas tanong sa atin, bakit hindi nauubos ang NPA? Hmm. Eh malamang kasi hindi mo ina-address kung saan ang gagaling ng NPA. Diba? Hindi sapat na yung problema sa mga GIDAS areas. Ang kailangan mong i-resolve ay kung saan nanggagaling yung NPA. At sa kasalukuyan, mas maraming mga NPA na nanggagaling sa syudad, hindi na sa bundok, hindi na sa mga magsasaka. Mas marami ng mga nagiging NPA na estudyante, ng mga manggagawa, isang galing yan sa syudad, sa white area. At isa pa, hindi lalakas
ang red area kung walang white area na susupport sa kanila. Kasi saan manggagaling support? Yung cadre support, financial support, gagawa niyan. Eh kung NPA ang gagawa niyan para bumaba sa kapatagan, hindi siya basta makakababa, armado siya eh. Unless mag... Pero sino yung malaya na makakagawa ng mga alliance work, mga logistic work, at kung ano-ano pang mga pagbibuild ng mga financials and kung ano pang mga support sa NPA, siyempre yan yung mga nasa patag, yan yung mga may legal identity. Yun ang silbi kung bakit meron silang legal identity. Ano, hindi pa para pambluff. Actually, pambluff din nila yan. Isa sa paraan nila para linlangin tayo, para mapagtakpan, kumaga maskara sa madaling salita, no? Kaya nga sila may maskara. Ayan, yun ang silbi ng white area. Sabi, ang madalas ko nga sinasabi, yes, the white area operation is defensive yet deadly. Bakit deadly? Parang killing me softly ang ginagawa niya, no? Kasi pinapatay tayo ng paunti-unti, pinapatay niya ng paunti-unti ang mamamayan sa pamamagitan ng sariling pondo ng mamamayan at nagbabalat kayo sila na makamamamayan kasi aktivista nga lang daw sila.